Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, ay sobrang happy ako ngayon. Today, August 24, Tuesday. So ayan, dumating na ang aking Google AdSense. Hold up. Pinagdaanan ko dito sa mundo ng YouTube. So, kung ano yung mga na-experience ko, kung ayun. So, i-share ko yun ngayon sa inyo sa video na to. Actually, guys, sabi ng ilan sa mga YouTuber na kaibigan ko is ang bilis daw ng pagdating ng Google AdSense ko kasi nung June ako na-monetize and July nag-send si YouTube ng email na nagpadala na nga sila ng Google AdSense pin. So ayan, and ngayon nga dumating na siya. So ayun, sobrang saya ko talaga. So guys, nag-start ako mag-YouTube last year. Also, 1 year ago na. So yeah, magwa 1 year na ako dito sa YouTube. So ayan, nung nag-start yung pandemic, nandito na lang ako sa bahay, hindi na rin ako masyadong nakakalabas dahil sa pandemic. So ayun, naisipan ko nga gumawa ng aking YouTube channel. So yung channel ko talaga is 2015 pa siya na-create. And nag-upload ako doon ng mga videos ng baby ko, nung baby pa siya, nag-start pa lang siyang maglakad, ganun. Kung makikita nyo yung mga old videos ko dito sa aking YouTube. So, last year ko lang talaga siya sineryoso, yung talagang everyday na ako nag-upload, tapos gusto kong dumami na yung subscribers ko. So, yun, sineshare ko sa mga FB friends ko na sabi ko, subscribe kayo sa channel ko. So, yun. So, yung mga contents ko dati is puro game lang, puro gaming, kasi talagang nahihiya akong humarap sa camera. So, mga ginagawa ko is mga editing videos lang, nag-slide lang ng mga picture. So, ayun, tungkol sa ML, yan, gaming, and then may mga Korean dramas din. So, ayun, mga recommended. Yun yung mga contents ko noon. Hanggang sa ngayon, naisipan ko na nagkaroon nga ako ng first tutorial video dito sa aking YouTube channel. So, ayan. Sobrang saya kasi meron ding nanonood kahit papano, kaya tinuloy-tuloy ko na. So yun guys, nagkaroon na ako ng mga iba't ibang contents dito sa aking YouTube. So nung nag 100 subscribers ako, sobrang saya ko. Matagal din ako nakakuha ng 100 subscribers, mga 3 months yun, so sobrang tagal. So ayun, sumali ako sa mga FB page na nagpapadami ng subscribers. So yun, nag-join ako. Marami akong napasukang paangat program dito sa YouTube. So syempre alam ko iba sa inyo is relate na sa pag-join sa mga paangat program. So ayan, doon ako talaga nag-gain ng maraming subscribers. So dumaan din sa point na na gusto ko na rin mag-give up kasi diba lagi tayo nalalagasan ng subscribers. Pagising mo, bawas ka ng si kwenta, parang wala nang nangyari doon sa pag-join mo sa paangat kasi nabawas lang lahat. Akala mo diba nag-unsubscribe sila sa iyo kasi nag-subscribe ka sa kanila tapos nabawas lang. Akala mo nag-unsubscribe sila sa iyo pero hindi pala. Ayun, marami na rin akong natutunan dito sa YouTube, sa mga YouTube community guidelines. So ayan, marami na rin akong pero ang masasabi ko sa sarili ko is nananatili akong baguhan at natututo dito sa YouTube community. So ayun, nung marami akong napuntahang mga paangat program, may isang beses, yung unang-una ko napuntahan is talagang umabot ng madaling araw yung paangat. Kailangan mong tapusin yung paangat na yon. Kasi kapag hindi mo tinapos, lalagasin nila yung mga nag-subscribe sa'yo. So, ayun. Syempre, takot tayo doon na, diba, nilalagas na nga tayo ni Lolo. Lalagasan pa tayo ng
nandun sa mga sa Paangat. So ayun. Talagang inaabot ako talaga ng madaling araw sa Paangat. Tapos nag-join ako sa isa pang Paangat, tumagal ako doon. Paangat lang kami, lahat kami. Nag-gain kami ng subscribers and watch hours doon. Kasi nga 'di ba, ang requirements dito sa YouTube is 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. So ayun, ang next naman na nangyari is naging secretary ako. Secretary ako ng isang co-promoter dito sa YouTube. So ayan, mabilis lang. Dadaan ka lang sa isang nagpapaangat and ayun, kapag nailapag na yung link mo, pwede ka nang umalis, pwede ka na pumunta sa ibang nagpapaangat ulit. So, a day, nakakagain ako doon ng 150 above subscribers a day. So, ayun, doon ko talaga, yun talaga yung pinakagusto ko yung naging secretary ako. Kasi, doon talaga ako nag-gain ng maraming subscribers. And, naalala ko pa nung nag-1,000 subscribers ako, inabot ako ng alas 4 ng madaling araw. Kasi, konti na lang. Ilalagasin siya, kailangan may pasobra yung banana mo. 1,000, pag 1,000 na sakto 1,000, bukas niyan lagas na yan, hindi ka na naman 1,000. Bawas na naman yan ng 20. So, dapat lang nasa 1,200 para sure na yan, na hindi na malalaga. So, ayun, inabot kami ng 4 a.m. So, ayun, isang paangat program na nakabase sa Saudi. So, ayan na siyang tumulong sa akin, si Casey Rad. So, ayun. And then, shoutout ko din palang aking amo na si Paul Michael TV. Siya yung tumulong sa, siya yung amo ko, kaya ako naging secretary. Naglilibot-libot ako sa mga paangat program. And, siya din yung tumulong sa akin para makagraduate ako ng 4,000 watch hours. So, ayun na nga, guys. Na-monetize ako this year lang. Pagkatapos ng birthday ko, na-monetize ako June 8. So, ayan, nag-apply ako. Tapos, na-monetize ako after 3 days. So, ayun, sobrang dali lang. And, marami na rin ako naging kaibigan dito. Marami akong GC at marami akong team. So, ayan, nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Kasi, lahat kayo tumulong sa akin na ma-achieve ko yung requirements ni YouTube dito. So, ayun, sobrang saya ko. Marami akong na-experience. So, ayan, hanggang ngayon, masayang-masaya pa rin ako. And, sobrang saya ko sa ginagawa ko. Sasabihin ko na hindi ako nag-YouTube dahil sa sahod or sa sweldo dito sa YouTube. Ginagawa ko to kasi doon ako masaya. So, dito ako masaya. Dito ko nakita yung passion ko. Passion. So, ayun, dito ko nakita, dito talaga ako masaya eh. Parang malungkot ako kapag hindi ako nakakapag-vlog. Sabi ko nga, gusto ko mag-vlog. Ano yung content ko? So, ayan na nga, dumating yung Google AdSense ko. Kaya meron akong content. So, ayan. Mamaya i-insert ko na yung pin ko sa aking Google AdSense. So, ayan. Sasahod na tayo sa YouTube. Actually, itong getup ko ngayon, yan, naka-high ponytails ako. Tapos, kanina nakasapatos ako kasi nag-workout ako. Workout. Nag-aano lang ako, exercise ako, konting exercise man lang. Tapos, bigla akong tinawag na meron ng kartero sa baba. Galing post office. So, sobrang ano ko, sobrang saya ko, nanginginig ako sa saya, excited. So, ayun. So, magpasalamat kay Kuyang Kartero kasi dineliver niya dito yan. Kasi pinuntahan yan ng asawa ko last week. Wala pa sa post office. So, ayan, dineliver niya dito. And, salamat. So, sorry kung hindi kita naabutan kasi hindi ko alam yung first time ko. So, ayan, sa susunod na pagkikita natin. So, ayan. So, sa mga friends ko dyan na nakikita yung post ko sa Facebook na meron niya akong YouTube channel and gusto rin nilang maging YouTuber or vlogger na katulad ko, i-message niyo lang ako sa aking Facebook account and tuturuan ko kayo or i-share ko din sa inyo yung mga tips na natutunan ko dito sa YouTube based on my experience. So, ayun, gusto ko din kayong tulungan and willing ako talaga na turuan kayo. So, walang bayad yun.
So, yun lang guys. Sa Team Mega Premier, gusto ko mag-thank you sa inyo. And sa mga dati kong team na Team Squad. So, ayan, maraming salamat din sa inyo kasi naging part din kayo ng aking YouTube journey. So, sa mga gustong mag-send sa akin ng congratulatory video, i-send nyo lang yan sa akin sa aking messenger. Baka naman. So, ayan, shoutout ko kayo dito sa aking next video. So, ayan. Mag-send na kayo ng video greetings nyo. So, ayan lang guys. For today's video, if you like this video, please give it a thumbs up. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to hit the notification bell down below to get updated for more upcoming videos. So, ayan lang guys. Bye! Was feeling so hollow, and I couldn't handle it. So I called a couple of friends and a caring specialist, and I talked through all of my problems till they started to shrink a bit. Well, nothing's easy, but you gotta believe me, you'll never truly be alone. It's okay to ask for help. Don't need to fix it all by yourself. It's okay to find a friend to lean on and talk it out. Talk it out. It's okay to ask for help instead of holding on to how you felt. So don't be afraid to go on and reach out. Sounds conflicting, but being sad can be addicting. Even when it's awful, still easier than committing. To face you might be missing and do the harder work of fixing all of the broken pieces out of place. Nothing's easy, but you gotta believe me, you'll never truly be alone. It's okay to ask for help, don't need to fix it all by yourself.